Good morning po sa lahat at maging sa ating mga online na kapatiran. At kanina habang nakikinig ako sa ating mga announcement, na-excite ako lalo na sa DBBS kasi ang tagal na nating hindi nag-DBBS. Kaya sana po ang mga bata ay huwag ma-miss yung opportunity na ito. So even yung mga taga-Katuparan Church ay ini-invite po natin. Lalo na ang BBS natin is for the unchurched. Kaya hoping, pero yung mga taga-church, they will be part ng DBBS by being a team member. That's what yung sinabi sa akin ni Sister Grace bilang CM, Children's Ministry Head. And with regards din po sa atin pong membership na mga seminars, ay hoping, ang requirements po dyan para ikaw ay maging, ibig sabihin, para ikaw ay ma-require to be part of it, kailangan muna ay tapos ka ng Experiencing God, a retreat. So, importante po yon at natapos nyo na yung D-Manual Level 1, Part 1 hanggang Part 3. Kaya yung lesson 4 and 5 ay kami po ang mag-handle dito. So for all the D group leaders ay kayo na po ang siyang tumanaw sa inyong mga members. Kung sino pa yung hindi official member ng ating CTTP SBC. So purihin po ang Panginoon. Kumusta po kayo for a week na nakalipas? At salamat sa Panginoon for our 3-day mid-year prayer and fasting. At ito po ay isang naging matagumpay. At kung atin pong tatanawin, talagang even dito sa church ay ating in-encourage ang bawat isa na pag may mga ganitong mga event, ay huwag po natin ito ma-miss. Kasi isa po ito sa mga spiritual disciplines natin bilang isang Kristiyano. So, pumalakpak nga po yung mga nag-involve dito. Okay. Siguro ang encouragement ko, kung hindi man po kayo naging kabahagi ng prayer and fasting nitong nagdaang linggo, napakaganda kasi nung ating devotional material. Hoping na ito'y magamit nyo pa rin sa inyong mga daily devotions. So, it will help us kasi ang ganda po ng tema ng ating prayer and fasting, and that is becoming the person God uses, the kind of person God uses. Now we are on the 7th month of the year already. It's July 2. As usual, katulad na sinabi ni Brother Jay kanina, meron tayong bagong preaching series. Ang title po ay Be a Real Disciple. We have talked a lot already, ang dami na pong beses nating pinag-uusapan ang patungkol sa pagiging followers ni Christ or being a disciple. But what characterizes a disciple? Alam po ba natin kung ano yung mga katangian ng pagiging isang disciple ni Christ? And what does a disciple look like? Tanawin nyo ngayon katabi nyo. Siya ba'y kamukha ng pagiging isang disciple? Ayan. Look at each other. So, what does a disciple look like? This month, ito po'y isang opportunity for all of us how we can give ourselves a spiritual checkup to ensure that we're still on the path of discipleship. And not just giving lip service to the concept of discipleship. Kaya as we go on, hindi lamang ngayon, sa mga susunod pang linggo, let's look at ourselves and let's look at our church, let's look at our D group, kung nasa path pa ba tayo ng discipleship. At gaano ba kahalaga itong subject na ito sa atin at gayon din lalo na sa ating Panginoon. If you will remember, before ascending to heaven, Jesus gave a specific command to his disciples
And that is the Great Commission, commanding them to make disciples of all nations. Pakita nga natin, basahin natin itong muli. Sabi diyan, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age. Yung salitang disciple, or sa Greek is mathetes, sabi ni Eugene Peterson, sabi niya, we are people who spend our lives apprentice to our Master Jesus Christ. We are in a growing learning relationship. So, pag pala ikaw ay isang disciple, ibig sabihin, apprentice ka ng ating Panginoong Hesukristo. At bilang apprentice, nandun tayo sa process ng growing learning relationship always. Simula nang ikaw ay kumilala sa Panginoon bilang kanyang, bilang Panginoon at tagapagligtas, you enter into a relationship as an apprentice and master. Alam niyo po ba yon? Ibig sabihin na ikaw ay apprentice, you will be a trainee of Jesus, a learner of Jesus every day of your life. Naalala ko noon, nauso ba yung WWJD? Naalala niyo po yun? Na ibig sabihin, what would Jesus do? Na in every aspect ng life natin at tayo ay nako-confront in a daily decision making, ang tanong lagi ay ganito, what would Jesus do? Kung siya ang yung dapat mong gawin, tatanungin mo muna, si Jesus kaya, ano kaya ang kanyang pagtanaw dito? O ano kaya ang kanyang gagawin kung siya ako? So, sa gayon, naiingatan ang bawat decision making natin. Kaya, yon po. Kaya nga, a disciple is the follower of Jesus Christ. Following in His footstep and constantly growing into the characteristic He displayed. Thus, next slide please. Thus, the goal of a disciple is Christ-likeness. And this morning, yung preaching natin is about the marks of a disciple. Ito po yung preaching natin, the marks of a disciple this morning. And mamaya, malalaman natin kung kumusta tayo. Makikita po natin, do we have the marks of a disciple na ngayon ay ating tatanawin? And kung hindi siguro o kung nandun na, may it encourage us na itong these Christ-centered characteristics as His disciples ay mapa sa bawat isa sa atin. So, actually, 4 lang po yung ibibigay ko ngayon, pero it doesn't mean na nakalimit ito sa 4. Sa mga susunod na linggo, marami pa po kayong maririnig. But, observing yung life ni Jesus at yung kanyang mga teachings, we will just go to these 4 essential marks of a biblical disciple. And before we move on, meron din po ako gusto na ipabatid sa bawat isa na importante ito na ma-recognize po natin na even in our walk with Jesus, every individual has its own responsibilities to grow and display itong mga traits na ito ng isang disciple. But also, bukod po dyan sa responsibilities natin, importante rin pong malaman po natin na attainable lang po natin itong mga characteristics na ito, mga traits na ito, with the help of Christ Himself, the model or the example of being a disciple.
And mabati din po natin that siya rin po ang nagbibigay sa atin ng power to develop and grow all these traits. Sabi sa Philippians 2:12 to 13, sabi diyan, "Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure." Na ibig sabihin, we are totally responsible and totally dependent on God to grow in Christ-likeness. Thus, we give emphasis on the responsibility of a disciple along with the dependence in Christ for him to grow in Christ-likeness. So, ngayong umaga, bago tayo pumunta sa four marks of a disciple, tayo po muna'y manalangin. Patuloy po namin pinagkakatiwala, O Diyos, ang iyong mga salita ngayong umaga na napaka-linaw, Panginoon, sa pagiging isang disipulo ay ito ang dapat namin taglayin. Pagpalain mo ito sa bawat may pakinig sa umagang ito at tunay na let the spirit of hearing and listening be upon all of us right now, maging sa mga nasa online. Lord, hayaan mo na sa pamagitan ng mga ito ay makita namin where are we at kung ano ang dapat namin gawin. Kung kami hindi pa doon, ay alam namin na ikaw ang kasama namin. Lord, ikaw magpala sa iyong mga salita sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, ang aming dalangin. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon na sa panahon na ito, nandito pa rin po tayo. At katulad ng sinasabi kanina sa Philippians 2:12 to 13, na even wala na ang Panginoong Jesus sa piling natin, wala na yung mga naunang mga disciple ng ating Panginoon, ay talagang yung paalala niya na we need to work out our own salvation with fear and trembling. For it is God who works in you both to will and to work for His good pleasure. Nawa nga ang mga salita niya ngayon ay patuloy na magpaalala sa atin na ito pala ang dapat nating taglayin bilang mga alagad ni Kristo. So let's go to the four marks of a disciple. Number one is identified with Christ. The first mark of a disciple is that he is someone who is identified with the person of Jesus Christ. Someone who will openly admit that he belongs to Christ. Ayan. Question. Sa inyo pong mga opisina, sa inyong mga paaralan, sa inyong mga business world na kinalalagyan, alam po ba nila na born again kayo? O kayo ay Christian, follower ni Christ. Ayan. Yung bang mga kapitbahay nyo, kilala ba kayo ng mga born again? Christian. If yes, anong nakita nyong advantage nito sa inyo? And if not, bakit? Nung natatandaan ko po, nasa early Christianity ako noon, at kagagraduate ko lang po ng college, at na pasok po ako agad ng work sa isang rural bank. Pagdating ko po doon, syempre bago ako, meron agad akong na-observe na kasi yung place na kinalalagyan ko ay sa loan department, ako po yung loan clerk before. Kaya maraming upuan sa harapan ko dahil marami pong mga nangungutang doon, mga iba't iba. Ngayon, sa pagdating na hapon, walang masyadong tao. Yung mga technician namin ay nandoon halos nakaupo sa paligid ko. Dami nilang kwento, tawanan sila ng tawanan. Pero one thing about, ay mga green jokes po ang kanilang mga kwentuhan. And that was the time na hindi ako nakikimedel sa kanila. Tapos, sabi nila, nakakahiya naman kay Nina. Pero nung malaman po nila na ako ay born again, alam niya sila mismo umiwas na sa akin. At pag nasa paligid ko na sila,
ang agad-agad, uy, nakakahiya, wag tayo dito sa tabi ni Nina. Ayan, ganyan po. So, makikita nyo po, nakaagad, makakagain kayo ng respect. Wala ka pang sinasabi, at makikita nyo na even doon, nagiging advantage ito sa'yo para alam din nila kung ano ang dapat sa'yo. Ngayon, hindi ko alam, isa pa na naalala ko si Pastor Walter Pablo. Siya po isang manager ng land bank. Tapos, syempre, madalas pa rin siyang makikipag-business meeting sa mga kapwa, mga leaders o matataas na empleyado ng land bank. Alam niyo po yung kinukwento niya, pag sila'y lumalabas, syempre, over the meeting, mayroon diyang mga iba't ibang inumin. At si Pastor Walter, ang kanyang iniinom, either juice or soft drinks. At hindi po siya pinipilit kasi alam nila na siya isang pastor. So, makikita po natin na napakahalaga, nakaagad, ay sabihin natin na tayo ay mga born again. At alam nila kung ano expectation na sa atin. Naaalala ko rin si Pastor Norden tsaka si Sister Leia, aware ang kanyang mga ka-business na partner na sila ay pastor at mga leaders dito sa ating church. So, yan po ang advantage pag pinakita nyo agad na kayo ay Christian. Pero kung hindi pa, ay siguro ay maganda na later ay unti-unti natin na kung nagkaroon tayo ng opportunity, ay graciously, ay openly identify natin na tayo ay tagasunod ni Kristo. And I believe this is a mark of a disciple. Basahin po natin, sabi ng Matthew 10:33, sabi diyan, ngunit ang hindi kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay hindi ko rin kikilalanin sa harap ng aking amang nasa langit. Another one, sa Marcos 8:38, di ko po nilagay diyan, basahin ko na lang po. Kapag ikinahiya niyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanan ng mga tao sa panahong ito, ikahiya rin kayo ng anak ng tao pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Kaya mga kapatid, wala pong secret Christian. Siguro ang mga secret na Kristiyano ay doon lang po sa mga lugar na ipinagbabawal ang salita ng Diyos o yung mga pagtitipon. Kaya it is to your advantage if you will openly identify yourself with the Lord Jesus Christ. Amen? So, and another one, the best gesture of identification with Christ is in water baptism. It is a public identification with Jesus Christ. Water baptism is a representation of the identification or union of the believer with Christ. So, halos lahat po kayo dito ay dumaan na sa seminar ng water baptism. At alam na alam nyo, no? May exam nga po ako bago tayo lumusong sa tubig. Nagbibigay ako ng exam sa lahat ng babautismuhan sa tubig. At makikita po natin ito sa Romans chapter 6, 1 to 11, we will see the picture of the Christian's identification with Christ through water baptism. And that is yung identification natin kay Christ sa kanyang crucifixion. Nasa verses 1, 2, and 6 po yan. Another, the believer is identified with Christ in his death. In verse 3, the believer is identified with Christ in his burial. Verse 4. The believer is identified with Christ in his resurrection in verses 5 and 8. And the last one, the believer is identified with Christ in his walk in newness of life in Romans 6 verse 4. So, katulad ng sinasabi ko po kasi hindi ba pag ikaw ay binautismuhan, may tanong muna sa'yo bago ka ilubog. Kasi pag ikaw ay inilubog, it means to say, ikaw ay yung identification sa death and burial ng Panginoon. Pag ikaw ay umahon, that is your resurrection and your newness of life, na lalakad ka na para kay Kristo. So, yun po yung significance ng water baptism. And that is a public identification with Jesus Christ.
And when you are baptized, you are saying, I take my stand with, I am on the side of, and I belong to Jesus Christ. Kaya sa bawat galaw ng buhay natin, lagi mong tatanawin, you are no longer yourself, but you are of the Lord Jesus Christ. You belong to Jesus. Kaya napakahalaga po noon. So that's the first one. The second mark of a disciple is he is obedient to the word. Ayan, obedient to the word. Sabi ng John 8:31, to the Jews who had believed him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Naalala niyo yung sabi ng Matthew 28:18-20, there are two sides of a coin doon sa disciple-making process. The number one is the act of baptism, baptize them. Diba? Yun ang sabi. But yung baptism is an important expression ng faith natin, but the long-term focus of discipleship is in verse 20, na kung saan ay sinabi doon, teaching them to obey everything I have commanded you. That's the long-term focus ng discipleship. Kaya in John 8:31, ang sabi doon, to the Jews who had believed him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Sa Tagalog, ang ganda po niyan. Sabi doon, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. The word is, patuloy kayong susunod sa aking turo. Kaya nga, ang tanong ko rito, what does it mean to hold to the teaching of Jesus? Sa NASB po, New American Standard Bible, ang pagkakasalita po dyan, if you continue in my word, kaya yung Tagalog po kanina, patuloy kayong susunod sa aking turo. Pagdating sa New Living Translation, if you remain faithful to my teachings, yan naman po ang sinasabi. Kaya with the word hold, yung hold to, yung para bang yung you cling, hindi ka hihiwalay. You cling to the word of God. And in that capacity, ibig sabihin, kayo ay susunod sa turo ng Panginoon. Kaya sa Santiago, tingnan po natin, bakit kailangan po natin na sumunod talaga? Tingnan niyo po, Santiago 1:22-25. Sabi rito, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Di ba yan yung pagsunod? Pag kayo sumunod sa salita ng Diyos, namumuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito ay pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya niyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin. At pagkatapos makita ang sarili, ay umaalis at kinakalimutan ang kanyang anyo. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy, ito po yung term kanina, no? Nagpapatuloy, sa pagsunod sa kautusang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Kaya yung sinasabi sa Matthew 28:20, sabi doon, teaching them to obey everything I have commanded you. Kaya nga, true discipleship is about educating the mind, the heart, and the soul to develop the conviction needed to hold to the teaching of Christ. Napakahalaga po, mga kapatid, talaga nito. Kaya yung mga pala absent sa church service, pala absent sa mga day group meetings, sa mga seminar trainings, o kung saan man laging naroroon yung pagtuturo ng salita ng Diyos, hindi nagiging late bloomers sila. Hindi nila nade-develop yung conviction needed to hold to the teachings of Christ. Yung pala absent.
Tapos wala ka pang daily devotion. Wala kang pakikinig doon. Ako, gustong-gusto ko yung mga nakikinig sa mga salita ng pangangaral sa salita ng Diyos. So, you don't have any conviction anymore to hold to the teachings of Christ. Ano ba yung isang conviction na dapat mapa sa atin? Yung pagdalo sa lingguhang pananamba. Marami ang okay lang na hindi sila dumalo dito. Marami yung mga absentee sa mga D-group meetings. They don't have the conviction anymore. Kaya napakahalaga po nito, true discipleship is about educating the mind, the heart, and soul to develop the conviction needed to hold to the teachings of Christ. Kung ifa-further read po natin yung John 8:31, ang kasunod niyan ay 32. Ang sabi doon, di ba, basahin ko po ulit yung 31. To the Jews who had believed Him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples, and you will know the truth, and the truth shall set you free. Mga kapatid, kung tayo po ay nagpapatuloy na sumusunod sa katuruan ng Diyos, tayo po ay mapoporma sa atin, mailalagay ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang Holy Spirit yung conviction needed natin para makasunod tayo sa katuruan ng Panginoon. Napakahalaga po nun. Tingnan niyo po si Ezra. Si Ezra ay, gustong-gusto ko po ang passage na ito. Ezra 7:10. Sabi dito, buong sikap na pinag-aralan ni Ezra ang kautusan ni Yahweh upang maisagawa niya ito. At upang maituro niya sa bayang Israel ang mga batas at tuntunin ito. Yung word, buong sikap. Buong sikap na pinag-aralan ni Ezra ang kautusan. For what purpose? Upang maisagawa niya ito. At gayon din, kanyang maituro sa bayang Israel. Hindi lang natin pinag-aaralan ang salita ng Diyos for its own, para lang magbasa. Kundi para maisagawa ito at nang sa gayon, may maituturo tayo o maibabahagi sa iba patungkol sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. At kagandahang loob nito, yung kagandahang dulot nito sa atin mismo. Kaya napakahalaga po yung reading each day prompts you to act and build your relationship with God. Kung wala tayong araw-araw na pagbabasa ng salita ng Diyos, malabo rin po the way we live our lives. How are you going to build your relationship with God? Basahin natin ang kanyang salita at ang salita niya ay ating maisakatuparan. So, nawa nga ay makita po natin yung importansya nito. Tandaan niyo po, you have to work out your own salvation with fear and trembling. So you need to protect your salvation in the Lord as well. Paano ito mapoproteksyonan kung hindi tayo obedient to the Word of God? True disciples are obedient all of the time, not some of the time. Not picking and choosing what they want to obey. Ayan. Pili dito, pili doon. Nagiging choosy tayo. Nagiging selective tayo. Kaya tuloy, kung ano lang yung gusto natin at medyo usually, ang mga ating pong pinipili, may promises of God. Hindi yung mga inuutos ng Panginoon sa atin. Pero lahat ng promises of God, conditional. Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. If you abide in me, and my words abide in you, ask whatsoever you wish or you want, and it shall be done unto you. Mayroon po yung condition. Kaya, true disciples are not picky and choosy sa salita ng Diyos. Pag gusto ni, pag okay sa pakiramdam nila to, susunod sila. Pero pag ayaw nila, di nila ito susundin. So,
Sabi na salita ng Diyos, napakaliwanag sa atin. Na ang disciples, they are completely obedient. So, the question for all of you this morning is, are you obedient to all that Christ calls you to do? Medyo gising-gising na rin po tayo, ano? Kung lalo na ang tagal na nating Kristiyano. Kayo po ang mapagpapalang lubos. Pag po hindi kayo choosy o selective. Ano po ba ang mahirap sa pagsunod sa Diyos? Ano po ba yung mahirap na ibigay mo ng surrender lahat yung sarili natin sa Panginoon? Mga kapatid, obedient, the second mark of a disciple is obedient to the word. Sometimes it pays to be obedient to the Lord. Kaya nga, work out your own salvation with fear and trembling. Pero, we have given the power, empowered to do, to obey whatsoever God has given us. Remember the preaching series last month? So, hoping na makita po natin kung ano mga dapat natin gawin bilang mga tinatawag na disciple ni Christ, na ba hindi po ito lip service lamang. Okay, the third mark of a disciple is loving each other. So, loving each other. Sabi ng John 13:35, by this all men will know that you are my disciples if you love one another. This is the third mark of true discipleship, love. Why is it important for real disciples to love one another? Gaano po ba ito kahalaga? Naalala niyo yung verse before that? Sa 34, ganito ang sabi sa 34, verse 34, a new command I give you, love one another as I have loved you. So, you must love one another. Then, tsaka niya idinugtong ito nga, verse 35, by this, all men will know that you are my disciples if you love one another. The one another here is a reference to fellow believers. Sa kapwa, kapatid sa Panginoon. A distinguishing mark of being a follower of Christ is a deep, sincere love for brothers and sisters in Christ. Actually, pagka titingnan natin, the book of John, 1st, 2nd John, makikita natin panay love. Kasi ang author niyan ay yung the beloved. Si John the Beloved. And here, sa 1 John 4:21, may mababasa na naman tayong utos tungkol dyan. Sabi dyan, ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. At alam naman natin kung ano yung meaning ng love sa 1 Corinthians 13, ano? Kitang-kita po natin ito doon. And makikita po natin, the early church demonstrated the type of love Jesus was talking about. Alam nyo, sabi ng kanina sa 35, by this, kung magmamahalan, by this all men will know that you are my disciples. If you love one another, ito po yung distinguishing mark natin. Yung we love each other. Nagmamahalan tayo sa isa't isa. Kasi ito ang hindi kayang gawin ng mundo. Pero sa Panginoon, ay makikita po natin na ito yung sinabi ng Lord. Kasi ang pag-ibig na mayroon sa loob ng katawan ni Kristo ay magiging obvious ito sa labas. Naalala ko lang ano, na may mga previous tayo na mga pangyayari, lalo na nung tayo ay nasa pandemya. May mga namatayan.
At meron talagang mga nagkasakit. Pero makikita po natin yung tulungan sa panahon na ito, sa panahon na iyon. At talagang even nasa stage tayo ng finances na hindi okay, pero nagagawa po nating tumulong sa mga namatayan nating kapatiran. So, hindi po natin tinanaw yung sarili lang natin. Kaya nga yung early church, they demonstrated the type of love Jesus was talking about. Alam po natin na right after ng ma-receive nila yung bautismo ng Espiritu Santo, yung lahat ng nakakilala sa Panginoon, they began meeting each other. And during that time, ay kailangan po nila, ang marami silang pangangailangan. At ano ang kanilang naging move that time? Sabi doon sa Acts 2:9-11, all the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Sa 44-45 po natin yun makikita. This was love in action, and you can be sure it made an impression on the people of that city. Mga kapatid, pag ito ay ginagawa po natin, ang nabibigyan ng kapurihan ay ang ating Panginoon. And to think of that, na parang ang hirap yatang gawin ito, pero alam nyo ba, na yung bagong buhay na meron tayo ngayon kay Kristo, ito yung nagbigay sa atin ng new capacity to love like Christ loves. The next slide, please. The new life the believer receives include a new capacity to love like Christ loves. For the believer now has living with Him the unconditional, sacrificial, forgiving, eternal, and holy love of God. Hindi ba minahal tayo ng Diyos nung hindi pa tayo kaibig-ibig? Alam niyo ba, nung tayo na ay nakikita sa Panginoon, yung klase ng pag-ibig na yan ang nananalaytay na sa ating mga buhay. Kaya makikita niyo po na talagang pag may mga pangangailangan, hindi tayo nagiging stingy. Pagka alam natin na may mga need na dapat nating pagtulungan, nandyan po ang pagtutulungan natin. Kaya nga, ang isang disciple ay hindi lang niya buhay ang iaalay niya, pati yung kanyang bulsa. Sabi nga po ng isa kong kapatiran, even bahay. Kasi yung bahay niya ngayon ginawa ng iglesia o sambahan. So, ayun po. Kaya hoping na ang mga ebidensya na ito ay makita po natin na makikita po natin talaga na tayo kay Kristo kung tayo ay nagmamahalan sa isa't isa. The fourth mark of a disciple is fruitful for Christ. John 15:8, this is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. This is to my Father's glory. Pag po pala tayo ay namumunga, mabungang Kristiyano, this is to the glory of our Father God. And showing yourselves to be my disciples. This is another characteristic of a true disciple of Jesus Christ. And that he bears much fruit. Ang sabi niyan ay much. So, ibig sabihin, it's not a one-time or occasional fruit or good deed. But this should be our lifestyle. Mabunga. Naalala niyo po yung sabi doon sa Psalms 1? Ang katulad natin na sumusunod kay Kristo ay nakatanim ang ating mga roots sa tabi ng tubigan at namumunga. Ito. So, sa last Sunday natin, tatalakayin yung abiding in Christ at mas makikita niyo po doon yung importansya paano magiging mabungang Kristiyano. Tingnan po natin yung Matthew 5:16. Sabi diyan, gayon din naman, dapat niyong paliwanagin ang iyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at papupurihan ang iyong Ama na nasa langit. Yung ating mabubuting gawa, ito yung ating bunga. At pag nakita po ng mga tao ito,
naluluwalhati ang ating Ama na nasa langit. Kaya nga, this is to my Father's glory that you bear much fruit. Kaya walang Kristiyano ang walang bunga, tama? Pag isang buhay, di ba, doon sa maraming pagkakataon sa gospel, mayroong kinercurse ang Panginoon na puno. Pinakakat niya ito kasi walang bunga. Pero, yung namumunga, pinuprun pa niya para lalong mamunga. Kasi, napakahalaga po ng bunga. Di ba, by their fruits, you will know that. Papupurihan ang inyong Ama na nasa langit kung tayo ay namumunga. Another one, 1 Peter 2:12. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hentil upang kahit na paratangan nila kayo ng masama, makikita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Mga kapatid, yung ating bunga ay nagpapatotoo ng integrity mo kung sino ka. There was a time in my life I was accused of something na hindi ko ginawa. And ang tendency ko ay parang, actually, maraming occasions na nangyari ito sa buhay ko. Ang tendency ko ay, siyempre, ipagtanggol yung sarili ko. Pero the Lord spoke to me to keep my mouth shut. To keep my mouth shut. May moment tumahimik ako, pero the Lord vindicated me later. May mga moment naman na talagang, I was accused another. Pero alam niyo, sabi ng mga tao sa paligid niya, it's impossible. Hindi pwedeng gawin yan ni Pastora Nina. And that time, nung malaman ko ito, sabi ko, pwede ba ako magkaroon ng courtesy call so that I could sit and explain what's going on? Alam niyo, nung umupo ako sa meeting nila, and they found out I don't have anything na kinalalaman doon sa kanilang sinasabi. Kaya nga sabi nila, makikita nila ang iyong mabubuting gawa. Minsan, yung atin pong mabubuting gawa ang nagpapatotoo kung sino talaga tayo. Paanong nalalaman natin na ito'y bunga ng mangga? Sa kanyang bunga, puno ng mangga. Paano niya nalalaman na ito'y puno ng chiko o santol sa bunga? So, paano makikita na tayo kay Kristo? Siyempre, andyan yung bunga ng Espiritu Santo. So, sa isang magsasaka na nagtanim ng kanyang mga palay, anong ina-expect ng magsasaka? To bear much fruit. Magandang ani. At pag malapit na yung season ng harvest season, naku, nandyan na po ang galak nung farmer na iyon. So, bearing fruit is much as important to God as it is to the farmers. Bearing fruit is the mark of a true Christian. This act of bearing fruit should not stop after becoming a Christian. It should continue for a lifetime. So, are you still growing? Are you still bearing fruit in your life? So, anong klaseng prutas ba ang dapat makita sa atin? Tingnan po natin yung sabi ng Galatia 5:22 hanggang 23. Sabi diyan, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Alin dyan yung madali lang sa atin at alin dyan yung nahihirapan tayo? So dapat i-cultivate natin ang ating mga sarili sa salita ng Diyos upang ito ay mataglay ng bawat isa sa atin. Meron dito na madalas kinakapatira natin. Doon tayo na-stumble. Pero
Sabi ko sa inyo kanina, work out your own salvation with fear and trembling. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Mga kapatid, may I remind again, we are totally responsible and totally dependent on God to grow in Christ-likeness. Thus, we give emphasis on the responsibility of a disciple along with the dependence in Christ for him to grow in Christ-likeness. Amen? So, let's summarize yung pong the four marks of a disciple. First, he is identified with Christ. He is obedient to the word. He is loving each other, and then fruitful for Christ. So, let's ask ourselves this morning, am I a real disciple of Christ? If you are, then the next questions are, am I willing to be openly identified with the person of Jesus Christ? Am I seeking to be obedient to the word of Christ in my everyday life? Am I willing to love my fellow believer as Christ loved them? And last, am I bearing fruit in the work of Christ by way of Christ-like character by influencing the lives of others? Katulad ng sinabi ko po kanina, itong preaching series natin na ito ay tutulong sa tinatawag po na searching, spiritual check-up, to find out where are we now, individually, as Christ's disciple, and as church. Kung yun bang mga miyembro ng CTTPSBC, ay may dapat gawin para sa ganun matiyak na tinatahak natin yung path of discipleship and that just giving lip service to it. Mga kapatid, sa umagang ito, nawa ay makita natin yung mga sarili natin. Without talking, without saying any word, makikita ba talaga tayo ay identified with Christ? Makikita ba na tayo masunuring anak ng Diyos? Masunuring sa kanyang mga salita? Tayo ba ay contributor in loving each other? O tayo pa ang nagiging pasaway? Are still having the fruitfulness na tinatawag for Christ? We're not yet perfect, but we are on our way to perfection, and that is to be Christ-like. Kaya sa umagang ito, naway nakita po natin yung checking our spirituality right now. And nawa nga, hindi tayo maging katulad ng sinabi kanina na hearers lang tayo at hindi doers of the word. Nawa nga itong message na ito ay magdulot po sa atin na yung sinasabi na hear ye the word and walk ye in it. Pwede bang yumuko tayong lahat ngayon and contemplate on the message of the word sa atin?
let's check on the first mark, identified with Christ. Nakikilala ka ba na isang mananampalataya ni Kristo sa lugar na kinalalagyan mo ngayon? Sa obedience mo sa Panginoon, kumusta ka? Are you selective? Are you picky? O naroon ang pagtalima mo talaga rito? Loving each other, love begins at home. Sa tahanan ba na kinalalagyan mo, nakikilala ka ba na mapagmahal? Lalo na sa mga kapatiran, sa household of faith. Even nandoon na hindi lovable ang ilan, are you still loving them? Andun ba yung pagpapatawad mo kung nasaktan ka ng isang kapatiran? Nandun ba yung patience? Nandun yung sacrifices mo to build the unity of faith in love? How about your fruitfulness? This glorify God when we are fruitful, good deeds. Ini-aim ba natin na talagang lumago pa tayo sa bunga ng Espiritu Santo? Nang sa gayon, maluluhati ang ating Amang nasa langit. Mga kapatid, sa umagang ito, yung pangako ng Diyos na siyang He who began a good work in you, siya yung magkukomplete ito. But we must be willing. We must be open. Siguro, it's time for us to fully surrender ourselves to God. Kasi wala naman talagang magandang pupuntahan kung hindi tayo magiging masunurin sa Diyos. We will never be the person that God wants us to be, His disciple, to be Christ-like, kung hindi tayo magsasubmit sa Lordship ng ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, you can decide it for yourself. If you want to be a real disciple of Christ, you need to look at the marks of a disciple. Manalangin po tayo. Nagpupuri ang aming puso sa iyo sa umagang ito, Panginoon, for checking on us. Especially, Lord, doon sa apat na marks of a disciple. Ama, salamat na hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan sa pamagitan ng banal na Espiritu. Salamat din sa mga iniwanan mong salita na nagpapaalala sa amin ng mga katangian na dapat mataglay ng isang disciple. Lord, help us by the power of your Holy Spirit to be always identified with you, obedient to the word, loving each other, and being fruitful for you. Itinatanggi po namin ngayon ang aming mga sarili na mag-reign. Kundi ini-invite ka namin to reign in our hearts, to reign in our lives, so that we will glorify your name. So that we will be a real disciple
na kahit saan kami pumunta, makikita, mababanaag na kami mga tagasunod mo, na kami mga alagad mo. Kaya sa umagang ito, dalangin ko ang bawat isa na naririto ngayon, maging yung mga nasa online, at talagang tulungan mo ang bawat isa sa amin to walk the path of discipleship in order for us, Lord, na talagang mapapurihan ka. Mabigyan ka namin, O Lord God, ng tunay na pagsamba, tunay na paglilingkod na nararapat lamang para sa iyo. Kaya salamat sa paalala ng iyong mga salita ngayon. Salamat sa enabling power of your Holy Spirit. Salamat. At sa umagang ito, Lord God, na ngayon po yung first Sunday, our communion Sunday, patuloy ka, O Lord God, na magpala sa mga emblems ng iyong dugo at ng iyong katawan na nabayubay doon sa krus. Marapatin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa pagtanggap ng mga ito na laging nagpapaalala sa amin ng kadakilaan ng iyong pag-ibig, your unconditional love to each one of us. At nang sa gayon, Lord God, habang naghihintay kami sa iyong pagbabalik, masumpungan mo ang bawat isa sa amin na sumusunod sa iyong kalooban at nasa pananampalataya. Pagpalain mo mga ito na maging pagpapala sa amin. Salamat ng marami. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.